Muli, ito na po ay bahagi ito ng means of grace. Pag sinabi pong means of grace, yan po ay kaparaanan ng biyaya. Worship in itself is not grace, but ito po ay means. Yung grace, mga kapatid, ay alam natin, yun ay salvation. Yun yung unmerited favor sa atin ng Panginoon. But this time, mga kapatid, yung grace, makikita natin, ay kung saan tayo ngayon ay nakikinabang. Here, the element of worship, ito yung mga bagay na itinakda, no, bilang kaparaanan ng biyaya. When we say element of worship, hindi tao ang naglagay nito. Po, sa element of worship, maraming mga nilalagay ang tao pagdating sa pagsamba. Pero dito, ang tanong, ano ba ang tamang pagkakaayos ng mga programa sa pagsamba ng isang iglesia ayon sa Biblia? Yan po yung question. At yan yung ating tatalakayin. Ang sagot po ay ganito, walang eksaktong format. Wala. Bagamat walang eksaktong format, sabi dito, maraming mga talatang naghahayag kung ano ang dapat na elemento sa pagsamba. Kung ano yung mga dapat nakasama. Element of worship. Okay, ang punto, kailangan muna dapat ang pinakasentro sa pagsamba. Kung makikita natin kung ano yung main focus, yung pinakasentro ng worship, doon mo ilalagay ayon sa mga talata yung mga elements nun. Ano po? Yun ang pinaka dapat na makita natin. Ang problema sa ating panahon, yung modernong panahon natin sa pagsamba, kahit pa ang mga iglesia na naturingang evangelical, when we say evangelical, ito po ay mga kumakapit sa scripture. Na po, when we say also evangelical, ito ay naniniwala dapat sa regenerate baptism. Pero maraming uri ng evangelical ngayon, hindi na sola scriptura. Kaya kahit ang kinin nila na evangelical sila, kung hindi sila historic evangelical, hindi sila pwede i-consider ng mga orthodox na evangelical na talagang sila'y totoo. Okay, so ang problema, yan nga, kahit mismong evangelical na ang nagsasabi, ang sentro na po ay eto, kantahan, presentation, mga testimony. Ito pa matindi, himala. Diba? Maraming mga uri ng iglesia ngayon na nagsulputan, ang sentro ng kanilang pagsamba, kantahan. At ang nakalulungkot sa kanilang kantahan, naroon na rin ang mga dancing. Kasi kumakanta, may joyful, meron din pong worship song, and then pag nag-joyful, doon na sila magsasayawan. Pag nag-worship, worship song, solemn song, doon naman sila iiyak. Kaya ang tawag sa kanila, mga tawa-iyak ng mga mananambahan. Matapos nilang umiyak, tatawa na yan. Matapos tumawa, iiyak na naman. So, ang sentro kasi ng pagsamba nila, kantahan. Mapayag ba kayo na babalik tayo sa ganong klase? Kantahan. Hindi sinasabi ng scripture na yun ang sentro. Presentation, nagkakaroon ng mga skit, nagkakaroon ng mga pagpipresenta, misan choir. Yun ang malaking problema. No po? Ano pa? Bukod dyan, yung mga testimony at mga pinagaling sa sila ng Panginoon, mga pinagpala. May tanong ko lang, ano ang problema sa ganong klase ng pagsamba? Ang sentro ay yung kantahan, presentation, yung mga ginawa ng Diyos sa buhay nila. Ano ang problema sa ganong klaseng pagsamba kung ganon ay kasama? Anyone? Ano? Anong problema sa ganon? Yes, Ate Janine. Hindi nakapokus sa word. Okay. So, meaning sa tao na. Pwede, pwede. Tama, tama. Ano pang other problem sa ganun? Kantahan ang focus. Yes, Ate Levi? Hindi ang focus yung Trinity. Hindi ang focus ay ang Trinity, ang Diyos. Opo. Tama. Ano ba? Ang problema sa ganun? Yes, Ate Bibet? Isa pa yon. Sa Diyos, kay Kristo, sa Trinity. Tama. Ano pa? Ano problema sa ganun pagsamba? Oh, yes.
Walang pagsambang nangyayari. Pwede rin. O kaya, kayo na lang sumagot. Sasagot ko sana eh. Bukod sa walang pagsamba. Ano pa? Bukod doon, sa mga sagot nila. Tama din, walang pagsambang nangyayari. Ano pa? Yes, Joshua. Ayan o, tama Joshua. Bagamat malayo ka, pero ang sagot mo medyo malapit naman. Ano? Hindi nagbibigay luwalhati sa Diyos. Meaning, mga kapatid, hindi nakalulugod sa Diyos. Kasi sa pagsamba, sino ba ang dapat sambahin? At paano ba dapat tayo sumamba? Ayan. Okay. So, ayan yung problema ng ating panahon. Okay. Alam nyo ba, makikilala natin ang isang iglesia kung ano ang pinakasentro sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagsamba. Pag pumasok kayo sa isang church, yung kantahan doon ay inabot ng 30 minutes, 15 minutes, puro kantahan, alam mo na kung anong uri ng church yon. Alam mo na. Kung doon sa church na pinasok mo, bagamat may sandali lang yung kanta, may mga naka-include doon yung mga testimony, mga miracles, alam mo na rin kung ito ay lihis sa harapan ng Diyos o hindi. Ang totoo, ang pagsamba, mga kapatid, hindi lang na hindi nagbibigay luwalhati. Ang totoo, ang daming talata sa Biblia, ang hindi pagsamba sa Diyos ng tama ay ano? Ano? Ang hindi pagsamba sa Diyos ng tama ay ano? Kasuklam-suklam, kinamumuhian ng Diyos. Ang daming talata niyan, doon mula pa lamang doon sa Deuteronomy hanggang doon sa Malakay, sa Malakias. Yung mga pagsamba nila doon na hindi ayon po sa hiningi ng Panginoon, hindi maayos ang intention, hindi po according doon sa mga prescription na binigay ng Panginoon sa kanila, kinamumuhian ng Diyos yun. Ngayon, nandun ka kasama na habang umaawit, gumaganong-ganong ka pa. Palagay mo natutuwa sa'yo ang Diyos niyan. Di ba? Pero ligayang ligaya ka. Hindi kinatutuwa ng Diyos yun eh. So, huwag tayong bumase sa emosyon, sa mga gestures, sa result. Kasi effective ito sa amin eh. Hindi yun. Now, eto. Tignan natin. No? Kung hindi si Kristo ang sentro sa pagsamba ng iglesia, sino o ano ang maaaring sentro? Very obvious na yan, tanong na yan. Kung hindi si Kristo ang sentro, anong uri ng pagsamba at sino sinasamba nila? It could be what? Man? Siyempre? Ano pa? Self? Ang suma total, yung uri ng pagsamba na yun ay ano? Idolatrous. Hindi ang Diyos ang sinasamba nila. Hindi ang tagapagligtas ang sinasamba nila. Yung uri ng kanilang pagsamba na yun, idolatrous yun. Yung sarili nila ang sinasisiyahan. Yan ang totoo. Kaya minsan, hindi na tayo magtataka. Ayaw nila sa ating church. Kasi sa ating church, walang gumigiling dito eh. Walang gumaganong-ganon eh. Di ba? Mas gusto nila nung medyo gumaganong-ganon sila. Para bigay na bigay. Sabi nila, kasi nahanto kami sa church niyo, pastor eh. Marami na kayang lumipat na nahanto kami. Kasi hindi kami maka... Woo! Bless the Lord! Hindi kami makaganon eh. Eh, yun lang ang basihan nila ng pagsamba eh. Di ba? Okay, so ganito yan. Kung hindi kayo kinaluluguran ng Diyos, idolatrous, yun ay abominable sa harapan ng Diyos. Ang challenge, kailangan munang malaman natin ang pinakasentro sa pagsamba upang maiayos natin ayon sa halaga ng pamantayan ng Diyos na, no? Pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga. Now, let's go to element of worship. Na po, iisa-isahin natin yan. Yung naka-highlight siya, yung unahin natin. Pansinin, ito ay matatagpuan natin sa buong Biblia. Pero, kung i-consider nyo ang lahat ng mga konteksto, yun yung tama. Una, sa element of worship, mga kapatid, landyan po yung pangangaral ng kanyang salita. Yan po ang pinaka-sentro niyan. Kapag ang salita ng Diyos ang sentro, na po,
ang lahat po ng mga entertainment, ibababa mo yan. Ang Diyos ang isesentro mo, yung kanyang salita. Ngayon, kung ang salita ng Diyos ay nakababa, ang nakasentro dyan, yung sarili o yung tao. Pero kung ang salita ng Diyos ang sentro, ibig sabihin, ang sentro dyan sa pagsamba ay ang Diyos. Yun po yung unang basihan dyan. Next, dapat nariyan po yung prayer. Makikita nyo yan sa buong Biblia, sa mga susunod din. Then, pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya sa una pa lang, meron pong scripture reading, even short meditation. And then, meron din pong bahagi ng element of worship. Utos din ni Pablo at even from Old Testament is yung pagkakaloob, offering. Pero hindi yan sentro. Element lang sila. Next, pag-awit ng imno. Meron yan. Meron. All the New Testament, meron yan. Makikita natin. Uunahin natin dito, yung naka-highlight na yan, pangangaral ng kanyang salita. Okay. Ang sentro sa pagsamba, na po, dahil ang Diyos ang sentro, dapat nandyan po yung pag-aaral ng kanyang salita. Kasi ang Diyos at ang kanyang salita, hindi pwedeng maghiwalay. Lagi silang magkasama. Kaya kung sa isang iglesia, hindi ang Diyos ang sentro, ang kanyang salita ay pigil na pigil. Alam niyo ba, napakaraming iglesia, mag-iimbita. Pastor, magpipriest lang kayo ng mga 20 minutes, ha? Ay, sasabihin naman ng pastor, ganun po ba? O, sige po, 20 minutes. Isipin mo yung 20 minutes na yon. Exhortation yon. Tapos, yung malaking portion ng oras nila, nasasayawan na nila yon. Talagang hindi talaga pagsamba yon. Eh, napakarami pong ganon. Okay, so ganito po. Mula sa unang tipan, ang sentro ng pagsamba ay ang salita ng Diyos. Sa panahon ni Moses, buksan nyo yung Deuteronomy 31:11. Ayan na, makikita natin. Deuteronomy 31. Ito yung pagsasalita ni Moses sa kanila habang sila ay nakatayo lahat. Pagdating dun sa verse 11, makikita natin, kapag ang buong Israel ay haharap sa Panginoon, okay, sa Panginoon mong Diyos sa lugar ng kanyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harapan ng buong Israel sa kanilang pandinig. Now, ang pagsamba, mga kapatid, tandaan nyo ito, ang pagsamba ay pagharap sa Panginoon. Maliwanag po? Okay, waglitin nyo sa isip nyo, i-delete nyo sa isip nyo na ang pagsamba ay pagdalo lang. Okay? Nandyan ba kayo? Ang pagsamba hindi pagdalo, ha? Ang pagsamba, pagharap sa Panginoon. Tandaan nyo po yan. Yan yung mas malalim na dapat dumikit sa puso natin. Sasamba tayo sa Panginoon, haharap tayo sa Diyos. Alam niyo ba ang church, lalo pagdating sa chapter 12 ng Hebrews, makikita ninyo, mag-a-appear sila before the presence of God. So, sa chapter 10 verse 19, sinabi doon, lumapit kayo sa trono ng Diyos since si Jesucristo ay nariyan niya, ang pinakadakilang saserdote. Ang pagsamba ay paglapit sa presensya ng Diyos, pagharap sa Diyos. Ngayon, kung paglapit sa Diyos, ang pagsamba, pagharap sa Kanya, dapat Diyos ang masusunod, hindi tayo. Okay yan. Yan yung dapat natin makita. Tignan ninyo, ha. Kapag ang buong Israel ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar ng Kanyang pipiliin. Next, ang pagsamba, hindi lamang po ito pagharap sa Diyos, makinig kayo, ito po ay pagpunta dun sa lugar. Napakahalaga ng place. Hindi sila pwedeng magtayo ng altar kung saan-saan nila gusto. Ang Diyos ang nagde-designate noon. Doon kayo maglagay ng altar. Kaya kahapon yung doon sa aming inaral na sa meditation, isa sa problema
nung ilang mga lahi doon, nagtayo sila na hindi pinapayagan ng Diyos doon. Kung saan yung lugar na dinala sila ng Diyos, directly na nakikipag-communicate sa kanila ang Diyos, doon sila. Yun ang maliwanag, place. Ang problema sa ating mga makabagong panahon, may virtual worship. Yun ay sa internet, yun ay kung saan-saan, sa cellphone. Ang totoo, makinig kayo, hindi biblical ang pagsamba na solo ka lang. Pupunta ka dun sa kung saan tinawagan ng Diyos na iglesia, dun ka. Kaya kung sasabihin nyo, may alternative kayo, Pastor, dito na lang ako sa ano, kasi ikaw at ang Panginoon nagkakaalaman. Siguro kung reasonable ka talaga yung rason mo, alam ng Diyos kasi dapat nandito. Either necessity at yung isa ay mercy. Kilala nyo ba si Mercy? Hindi nyo pa kilala. Yung isa, necessity, mercy. Paulit-ulit natin sinasabi yon. Ngayon, ganito yon. Hindi dapat maging option mo. Ayaw mong pumunta sa church kung ano man ang dahilan mo, dun ka na lang via satellite. Hindi po yon. Ikinalulugod ng Diyos. Kung meron kang rason, tatitimbangin mo yan sa dalawa lang, mercy and necessity. Okay, ganito yan. Sa lugar na kanyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harapan ng buong Israel sa kanilang pandinig. The Word of God, yan yung pangatlo. Napakahalaga. Kaya kayo pupunta roon, hindi para sa presentation, hindi para sa testimony, hindi sa kung ano man, kundi makikinig ng salita ng Diyos. Noon, ganun sila. At consistent yan, consistent. Sa synagogue worship, sa New Testament, nandun sila para makinig ng salita ng Diyos. Alam nyo ba ngayon, ang mga nagsabing mga iglesia, pinipigilan ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag ka na masyadong mangaral ng mahaba. Minsan, magsasalita, Pastor, huwag po kayong mangaral ng mahaba, ah. Ay, opo. Isang oras lang po. Ah? Sige po. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman nangangaral ng ganung kahaba pag sa labas. So, alam din natin yon kasi hindi mga nasa church yung mga yon. Kaya tutulugan ka lang nun. Sayang din. At habulin mo yung kanilang isip din. Okay. So, yun po ang makikita natin nito. Blessing to sa ating lahat na makita natin na ang pinakasentro ay ang Diyos, dapat ang kanyang salita. Sa prinsipyo, pagtitipo ng buong Israel, worship or fellowship, naroon po yung lugar na pinili ng Diyos, ang lugar sa pagsamba ay mahalaga at kasama sa pagtatakda yon ng Diyos. Kaya yung lugar kung saan ang house of God, the household of God, mga kapatid, gathering together, also the presence of God is there, mga kapatid. Ang kautusan na dapat basahin, mula pa noon, ang kautusan ay isinulat para maging gabay. At syempre, sa kanilang pagtitipon, ito ay sentro. Sentro ito. Okay po? Okay po, ito po ay isang indikasyon. Kung ang puso ng isang tao ay totoo siyang mananampalataya, ang hahanapin niya sa pagsamba, salita ng Diyos. Makikinig siya ng salita ng Diyos. Okay po? So dito, ma-evaluate nyo na ang sarili nyo kung saan kayo hinakapos. Kung yung salita ng Diyos medyo hirap sa'yo, medyo kailangan mong makita yan. Ang punto, ito'y pasimula ng kanyang bayang pinili upang sa kanya ay sumamba. Ay, isa sa dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang kanyang bayan ay para sambahin siya. Also the church, mga kabatid, ay inalis tayo mula sa kadiliman, inilipat tayo sa kaliwanagan upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Sa aklat ni Pedro yon. Ibig sabihin, we are redeemed by God to worship Him. Our ultimate and delight duty before God is to worship Him. Dapat ito po yung makita natin. Bakit ba tayo nag-exist sa mundong to? Po, hindi tayo para magtrabaho. We are not created primarily for our own pleasures. No. We are created by the Lord for Him,
to worship Him. Yan po yun. Okay, next, makikita natin dito, panahon ng mga hari at propeta, doon sa Awit 138 verse 2. Makinggan nyo na lang ito. Ako yuyukod paharap sa iyong banal na templo. Ano po? At magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan pagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan, ang iyong salita. Kahit noon pa lamang, ang sentro talaga, tuloy-tuloy, very consistent, salita ng Diyos. Yan po ay sa panahon ng mga nila King David, na po, mga prophets. Jeremiah 7:2. Stand in the gate of the Lord's house, and proclaim there this word, and say, hear the word of the Lord, all you of Judah who enter in these gates to worship the Lord. Ano sabi ganun? Stand in the gate of the Lord's house. And then what? Proclaim there His word. Proclaim the word. Kaya maging sa panahon ng prophets, yung word of God, talagang yun ang sentro. Merong, ano po, nilagyan po ng category, yung ano, kumbaga nilagyan po ng parang pag-baptist. Ah, baptist talagang ano yan. Wordy yan. Puro Biblia yan. Ah, pagka-Pentecostal, nako, mga dancer yan, mga yan. Which is true. Pero ang problema doon, hindi nila nakita yung biblical truth. Hindi dahil dapat, dahil kay baptist, kaya ikaw ay dapat ay sa word. Hindi ganun. Ang totoo, kung ikaw isang tunay na mananampalataya, word ka dapat. At yung emotion mo, regulated ng katotohanan. No, hindi umaalpas yung emotion mo. Isaiah 66:2, for all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Nakita nyo ito, mga kapatid, the whole creations, ang Diyos ang siyang may gawa. Pero wala doon yung kanyang pleasures, yung pinakamataas na kaluguran niya. Alam nyo kung nasaan yung kaluguran ng Panginoon, Isaiah 66:2. Sa isang puso na meron pong basag, contrite, at trembles, nanginginig sa salita ng Diyos. Dito nyo may evaluate kung anong klaseng pagkakristyano at mananambahan kayo. Kung yung salita ng Diyos ay ayaw nyong pakinggan, medyo may problem talaga. So dapat ang puso natin, kung talagang tayo tinawag ng Panginoon, trembles at His word. Na po. Ang punto, kahit sa lumang tipan, ang halimbawa ng mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos para sa pagsamba ay maliwanag na. Para sa pagsamba, maliwanag. Na po. Sa palagay ninyo, bakit dumating sa atin, bago tayo lumipat sa number 2, bakit dumating po sa panahong ito na mababaw na ang pagsamba, na wala na po yung centrality ng Word of God? Ano ang mga possible reason? Sige nga. Bakit medyo nag-deviate yung pagsamba? Anong dahilan? Yung pagsamba sa halip na sa Diyos at ang sentro ay sa salita ng Diyos, bakit ngayon ay naiba na ang focus? Ano ang mga possible reason? Kling! Sabay sa uso? Pwede. Nagsimula yan sa panahon ni D.L. Moody. Si Moody kasi minsan galit, minsan hindi. Moody nga eh. D.L. Moody apelido yun eh. Si Moody, sabi niya, parang dapat masabayan natin yung nasa mundo. Uso. Ano ba? Yes, Ate Bebet. Gadget. Pwede din. Consider natin yung sagot ni Ate Bebet. Ano pang dahilan? Yes, Ate Le. Yung pagtuturo. Pwede, pwede. Malaking factor yan. Pag hindi na ituro ng tama yung salita ng Diyos, mawala talaga sa focus. Ibig sabihin,
nakakalungkot yung mga unschooled na mga tagapagturo. Andyan sila, ang dami nun. Diba, nagturo na lang sila na hindi po sila na-equip. Yun ang problema. Na po, napakalaking problema niyan. By experience lang, eh, nag-preach at nag-pastor na. Ayun ang mangyayari nun. So, okay. So, marami pang problema diyan. Dahil nga po, yung worldliness ay nasa loob na ng iglesia. Na po, wala na po yung kanilang sanctity ng worship nila. Okay, ikalawa sa bagong tipan. Alam nyo ba sa synagogue worship sa New Testament? Ang synagogue, mga kapatid, ito po yung mga kung saan ay halimbawa outside Jerusalem o saan man silang lugar, sila ay nagtatayo doon ng isang sinagoga, yung kung saan, isang lugar, magtitipon-tipon sila. At doon, mga kapatid, ay may babasa ng salita ng Diyos upang mangyari yon sa panahon po ng kanilang pamamahinga at pagsamba. According po dito sa Luke 4:16-20, buksan natin yan. Yan yung mga talata na yan. Luke 4:16. Tignan natin. Lucas 4:16. Sinong gustong bumasa ng verse 16? And then, sige Kuya Andrew. 16. Dumating siya sa Nazareth na kanyang tinakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Okay. Tulad ng kanyang nakaugalian at tumintik siya upang bumasa. 17. Sinong gusto pa? Okay. Salamat. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Sa pagkatang hindi ilang niya upang pangalan ang magandang balita sa mga lupa. Ako isinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bilag at muling pagkakaroon ng pagdating ng mga bilag upang panayarin ang mga na-hapin. Sige. 19. May silang to. Okay. 20. Okay. Then, verse 21, then he began to preach the word of God. Now, dito makikita nyo, very consistent ang scripture. Salamat dahil merong scripture. Guided tayo ngayon ng truth. Ang tamang pagsamba, ang sentro, the Word of God. From Old to New Testament. Here, mga kapatid, sino itong nangaral na ito sa Lucas? Sino? Si Christ. Si Jesus Christ mismo, nung naparito, ang ginamit niya na material para mag-preach ay ano? The scripture. At ito yung sinulat pa ni Prophet Isaiah. Yung si Christ na yun, ha? Pero maging si Jesus Christ, yung mataas na pagpapahalaga niya sa scripture, naroon. Alam niyo ba, marami mga iglesia ngayon hindi gumagamit ng scripture sa pangangaral. They don't even mention about the scripture. Wag nating banggitin ang scripture kasi allergy ang maraming tao diyan. Wag na rin nating banggitin ang mga pastor kasi hindi maganda. Iwasan natin yung mga churchy word. No, tawagin natin coach. Si coach andyan. Talagang ginagawa na nila talagang mundo na. 'Di ba? Kaya ang Panginoon, bro. Oh, thank you, bro. Wala na. Talagang pinababaw na nila, talagang winala ng halaga. Kasi yung scripture talagang dinurog nila eh. Pero tinatawag nilang iglesia sila. Kaya totoo yung sinabi ni Jesus Christ doon sa aklat ng Revelation. Kung wala yung kanyang word, wala rin si Christ doon. At yung church na yon ay church of Satan yon. Kung wala si Christ, si Satan yon naroon. At kung hindi sentro ang salita ni Christ, wala si Christ sa church na yon.
Gaano man sila kasaya doon, gaano man sila kapuspos doon, gaano man sila mag speaking tongues doon. No? Lababo barabara, lababo barabara. Kahit pa sila mag speaking tongues doon, barabara doon. Hindi makakarating sa Panginoon. 'Di ba? Oh, nakakuha na naman kayo ng bagong tongues. Kayo talaga, oh. Yan lang ang inaabangan nyo palagi, eh. Yung panabagong tongues na yan. Alam nyo, mga kapatid, ang totoo, hindi po yun talaga pagsamba sa Diyos. Si Paul lang ang nagsabi. Nung panahon pa yun, ha? New Testament church yun. Ganito ang sabi ni Paul pagdating dun sa mag-speaking tongues. Kung meron mang isa o dalawa na may gift of tongues dahil iba't ibang lahi yung mga naroon sa Corinthian church, magsalita, provided may interpreter. Kung wala mag-i-interpret, huwag magsalita. Kasi ang purpose ng tongues para i-edify yung mga ibang lengguwahe o mga tao, human race na nakasama sa kanila. Eh ngayon, wala nang lengguwahe yung sinasabi. Chande, chande, cha-chande, ano chande? Chandelier. Walang lengguwahe na minabanggit. Di ba? Wala sa dictionary. Tapos na yung tongues eh, kasi yung tongues magsisisi yan, sabi sa Corinthians eh. Pag dumating yung the perfect one, all gifts, including tongues, will be done away. Mawawala. Desire, therefore, the most excellent gift. What is the most excellent gift then from the scripture? What? Thank you sa mga sagot. Mga kapatid, scripture ang pinaka best gift sa atin para makilala natin ang Diyos. Okay. Binasa ni Jesus upang mangaral na po ay sulat ni Propeta Isaiah. Nangaral siya tungkol sa mga propeta, Elisha, maraming namangha at marami ring nagalit. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan do sa John 4:23-24 ang ninanais ng Ama. Ngayon, ang akala nila, yung kanilang pag-aawitan, pagsamba sa Espiritu, actually hindi yun ang sinasabi ng teksto ng John. Yung pagsamba dun sa Espiritu, led by the Spirit. Paano malalaman na yung isang pagsamba ay led by the Spirit? Paano natin malalaman na yung pagsamba ay led by the Spirit? How do we know? What? Christ-centered. Tama naman. Pero isama nyo rito yung sinabi. Worshiping God in the Spirit and truth. Yung Spirit and truth, yun po yung Word of God. Paano mo malalaman na ang isang church ay totoo at katanggap-tanggap ang pagsamba? Ito po yun. Led by the Spirit, guided by the truth. Word of God. Pero yung isang truth na tinutukoy dyan, si Christ. Sa dyan, mga kapatid, isa sa tinutukoy na truth, si Christ. For I am the truth. Na po, I am the way, the truth, and the life. Si Christ. Pero yung truth dyan, fulfillment. Kasi si Christ yung fulfillment. Okay. So, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang idiniin ni Jesus ng kanyang, no, ang kanyang dahilan ng pagparito. Na po, ang kanyang pangangaral. Ang dahilan ni Jesus kaya siya naparito is to preach the gospel, not just to evangelize the unbelievers, but of course, yung church ay i-edify sila at sila ay patatagin. So, sabi ni Christ doon sa Luke 43-44, ang sabi niya, ako ay naparito upang ipangaral ang kaharian ng Diyos sa lahat ng syudad. Dahil sa ganitong layunin, ako ay isinugo. At sa verse 44, at siya'y nangaral sa lahat ng mga dako ng mga sinagoga sa Galilee, Galileo, Galilea. Yun ang dahilan. Imagine si Christ, mga kapatid, narito, nung narito, ang kanyang pinaka main na po, ministry is to preach the gospel. Ngayon, maraming may ayaw ng preaching.
Number three, pangangaral na nakasentro kay Kristo mismo. Doon po sa 24:44 ng Luke, mismo sinabi ni Jesus sa kanyang mga po, sa kanyang pagkabuhay na muli. Sabi niya, "Then he said to them, these are the words which I spoken to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, in the prophets, in the Psalms concerning me." So, ibig sabihin, from Old Testament, the prophets, or the law, the prophets and Psalms, na po, yan yung makikita natin dito, ang tinutukoy nila si Christ. So, ibig sabihin, yung tamang interpretation ng scripture, makikilala ng mga audience si Christ, even from Old Testament. Si Christ makikilala. Hindi man binanggit yung salitang Christ, pero anything, kukonek yon kay Christ. Pag pinag-usapan ng atonement doon, pag pinag-usapan ng offering doon, pag pinag-usapan ng kanilang mga, yung Passover doon, kukonek yon kay Christ. Pag pinag-usapan ng sacrifices doon, even the law, lahat yon ay ang fulfillment na kay Christ. Yun yung proper interpretation noon. Ito ang tanging daan upang makilala si Jesus at magkaroon ng kaligtasan. Sa 2 Timothy 3:15, "And from childhood you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus." Isipin niyo po ito, ha. Sa 2 Timothy ito na sinabi ni Paul kay Timothy. Yung from childhood, ang kanilang holy scripture during that time is Old Testament. Pero tignan ninyo ang sabi niya, na po, "which are able to make you wise for salvation through faith which is in Jesus Christ." Even from Old Testament, mga kapatid, clear sa mga apostles kung sino si Christ. Ang reference nila, Old Testament. Antindi nun. So, pangangaral, pagtuturo, na po, pagpapalakas, dapat ito ay nakasentro kay Christ. Pinag-aralan natin yung Colossians 1:28. Na po, "Him we preach." Pinaka-subject, mga kapatid, ng preaching is Him. Wala nang iba. "Warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Christ Jesus." So, ang isa sa pinaka-ultimate purpose ng preaching is preparing us to face Jesus Christ pagdating ng panahon. Pero walang ibang tanging paraan para tayo ay ihanda kundi ang preaching. Talagang yung preaching. Ito yung preaching na kinaayawan ng marami pag nadudurog yung puso nila. Na may personal yung pastor na yan. Ang totoo, pinag-aralan na natin yan sa parable of the sower. Hindi problema ang seed, hindi problema ang sower, ang problema yung soil. Kaya pag may problema ang puso, malaki talagang problema yon. So, buong Biblia, ang nagahayag na ang ay inihahayag na ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang sentro na nakasentro kay Kristo sa pagsamba ay ang pinakamahalagang bahagi. Alam niyo po, kapag tama ang sentro, kundi si Jesus Christ, then everything, mga kapatid, will be put in place. Maitatama lahat yon. Kung hindi po si Kristo yung nakasentro, dadagdagan natin ang napakaraming mga elemento dyan para sumaya, para mabless. Habaan natin ang kanta. Paiyakin natin ang tao. Di ba? Hayaan natin kumilos ang espiritu hanggang sila'y magtatumbling-tumbling na dyan. Umakyat na sa pader. Di ba? At paikutin ang kanilang mga buhok. Hanggang may tumatawa pa. Naranasan niyo ba yung ganon? Tapos revival daw yun. Anong klaseng revival ito? Sabi nung kasama ko, "Wag mong tignan ang tao. Nick, mag-pray ka lang at mag-worship sa Panginoon." "Hindi ako makapag-worship eh.
Bakit? May tumatawa parang mangkukulam. Huwag mong pakinggan yun. Mag-worship ka, hindi ko kaya. Nung may nakita na ako, may lumalangoy na sa harapan, walang tubig. Kaya. Sabi ko, ayoko. Ayoko sumamba rito sa ganito. Hindi, puspos yan. Kahit pa, ayoko nang mapuspos. Hanggang pagsakay ng jeep, tawa ng tawa yung uncontrol. Sabi, yan ang mga napuspos. Hindi ko kayang i-reconcile sa isip ko yung kapuspusan na ganyan. Sabi ko, ayoko nang bumalik doon. Noon sabi sa akin, di ba ang ganda doon? Hindi ko nakita yung kagandahan doon. Ayoko nang bumalik. Sa Cathedral Operation, sa COP, ang laking building noon. Ilang floor yun ang taas. Doon ko nakita yung mga kabataan na pasayaw-sayaw. Kala mo kung ano, yun daw yung pagsamba. Revival sa kanila yun. Revival. Kalungkot yun. Okay, so ang application, kung tama ang pagkatuto mula sa salita ng Diyos, yung biblical interpretations, si Kristo ang sentro, no, ng paksa tungo sa kaligtasan, si Kristo. Paano mahango ang mga kabataan sa kanilang kapahamakan, sa kanilang kasalanan, kung hindi papakilala si Kristo? Paano mahango? Paano mababago ang kanilang mga values kung hindi nila makilala si Kristo? Paano? Paano sila maliligtas? Di ba? So, kung mali o lihis ang interpretasyon sa Biblia, hindi si Kristo ang sentro. Kaya sa format pa lang ng worship, makikita mo na kung tama ang iglesyang ito. Kapag ang mas nangingibabaw ang ibang mga activity kaysa sa preaching ng salita ng Diyos, hindi tama ang iglesyang ito. Kaya alam niyo po kung sa iglesyang ito, kahit umabot tayo kung minsan na medyo lumalagpas sa oras, okay lang, bear with me. May hindi naman palaging ganon. Bear with me, my dear brothers. Kasi yung salita ng Diyos ang tignan nyo para matuto tayo. Minsan kailangan natin dumaan doon sa mga ganong patience. Pero tama rin mga kapatid, kahit kami, disiplinado din kami naman sa oras. Kasi yung span ng pakikinig, eh meron lamang po talagang ano yun, kinukonsider natin yun. Well mga kapatid, again, babala. Dahilan ito ng lalong pagkaligaw at kapahamakan ng mga nakikinig kung mali ang interpretasyon. Kung mali ang interpretasyon, mali ang pangangaral, it will result definitely what? False worship. False worship. Yan ang malaking problema dun. Kung hindi kilala si Kristo, hindi sentro ang pangangaral ng salita ng Diyos, sigurado yung pagsamba mo, depektibo yan sa harapan ng Diyos. Andiin, ang salita ng Diyos ang pinakabuhay ng iglesia. Clear? So mga kabatid, maging sa buhay natin, ang pinakabuhay natin, Kristiyano, ay ang salita ng Diyos. Tama? Kaya naman ang iglesia, ang pinakabuhay ng iglesia ay ang salita ng Diyos. Pagka ang salita ng Diyos, ito po ay napollute, at ito po ay na-contaminate ng iba't ibang mga gawain. Makita nyo, aangat ang maraming kasalanan sa iglesia at hindi yung kayang sawayin. Kasi andyan na ang lahat ng pollution. Andyan ang mga pagalingan, nandyan ang mga presentation, showmanship, nandyan ang lahat. Division, sasama yan. Subtraction, meron din. And then, kahit multiplication, nandyan. Gagaling sila sa mat. Dahil sa kasalanan. Okay. Kung ayon sa biblical, no po, sa biblical na interpretasyon, malalaman din natin kung ang presensya ng Diyos ay talagang naroon. Hindi dahil tumatayo ang iyong mga balahibo, hindi, kundi dahil yung salita ng Diyos ang sentro. Hindi ito sentro sa emosyon, hindi rin ito sentro sa iyong kasiyahan at entertainment, kundi sa salita ng Diyos. Ito ang tanging paraan, no po, upang maluwalhati ang Diyos sa pagsamba. Walang pamalit sa tamang pangangaral ng kanyang salita sa pagsamba sa Diyos. Nakuha niyo po yon? Walang pamalit. Tanggalin mo yung pangangaral ng salita ng Diyos, ipalit mo ang marami dyan.
wala na ang pagiging iglesia. Hindi na yan church. Sa harapan ng Diyos. Kaya, kung nandiyan yung pangangaral ng salita ng Diyos, samahan mo pa ng marami, hindi pa rin tama. Hindi pa rin tama. Pang-apat, mga kapatid, ang Diyos ay kumikilos sa iglesia sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Walang iba kundi sa kanyang salita. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Na po, yan po ang makikita natin. Kung paano tayo sasawayin ng Diyos, itatama ng Diyos, na po, tayo ay gagabayan para sa katuwiran, tayo ay tuturuan, walang iba na dapat magiging material, hindi ito sa pamamagitan ng mga psychologists, hindi ito wisdom from the world, hindi ito yung mga philosophies, hindi yan. Scripture. Scripture. Ang daming mga pilosopiya ng tao, pag yan ang pinagkukuha mo, tapos ka na dyan. Minsan, merong mga magpapa-counsel. Kung may problema, halimbawa sa ganito, hahanap ng mga psychologists. Ang dami pong pinupost sa may problema, magpo-post. Pero yung prinsipyo, psychologists. Hindi nila nakita yung halaga ng salita ng Diyos. Nakakalungkot yung ganon. Babalik tayo palagi sa salita ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya dapat mangaral ng buong paghahanda sa lahat ng panahon. Sabi po yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Tamang pag-aaral, meron ay tamang pangangaral. Ito po, tamang pangangaral. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Yan ang tamang pangaral, mga element niyan. Convince, this is the truth. Believe in the Lord Jesus Christ. Rebuke, mali yan. Mali yung ganitong ugali, mali yung ganitong pananaw. Rebuking, exposing the error. Exhort, magpakatatag ka. Manalig ka sa Panginoon. Dapat ito yung sampalatayanan mo, exhorting. With all suffering, makikita natin dito yung patience na ron. Hindi mo siyempre i-head on yung kanilang mga kamalian with long suffering, pagtsatsagaan. And then instruction, yan yung teaching. Ito yung dapat na maging gawin ng buhay natin, teaching. Ay, nakapaloob yan. Alam nyo, yung mga mauhusay na mga preacher, pa-teaching ang ayos niyan, pero practical ang approach. Teaching. Ibig sabihin, makikita nyo yung salansan. Meron talaga. So, yun yung mga mahalaga. Pero yung salita lang ng salita, walang mga pointers, walang mga sub-points, walang direction. Exhortation lang. Hindi yun ang preacher. Ang preaching, mga kapatid, may mga sharp pointers yan at application. Okay. Ang challenge, ang punto, sa pagsamba ng mga banal sama-sama, ang pinakamahalaga ay ang salita ng Diyos na isinulat na, the written word of God. Kaya wala kahit sino man sa atin ang pwedeng magsabing, the Lord spoke to me this morning. Walang ganon. Hindi yun po pwede. Nanaginip ako, pastor. Wala nang ganon. Challenge ang tagapangaral sa iglesia ay lalaki at hindi po, alam nyo na, babae, 1 Timothy 2:11-14. Niliwanag ito sa kwalifikasyong hinihingi para sa ministeryong ito. 1 Timothy 3:1-2. Man, not woman. Hindi. Mangangaral, lalaki. Na po, ang pagsamba na mula sa biblikal na pamantayan ay nakalulugod sa Diyos. Kaya yung pagsamba na hindi base sa pamantayan ng salita ng Diyos, pag hindi nakalulugod sa Diyos, ano sa palagay nyo? Pag hindi nakalulugod sa Diyos, dalawa lang naman yun. Ayaw nyong tukuyin, ha? Mukhang safe place, medyo play safe pa kayo. Okay. Pag hindi nakalulugod sa Diyos, ano? Tukuyin nyo na.
Ano po? Fear of death? Ah, hindi tayo nag-i-exist sa harapan ng Diyos. Pag hindi nakakalugod yung pagsamba natin, anong klaseng pagsamba yun sa harapan niya? Sige nga. Pag hindi nakalulugod, ano? Dalawa lang naman yun, di ba? Pag hindi pleasing and acceptable before God, ano yung pagsamba na yun? Displeasing. Binaliktad, ano? Pero ang totoo, kasuklam-suklam. Yun ang totoo nun. Kasuklam-suklam na pagsamba. Mga kapatid, ang kinuha pa lamang natin dito, ilan pa lang to, ha? No po. Pero again, makikita natin dito, ay yan po yung mga susunod na pag-aaralan natin. Okay, so at least medyo alam na natin yung mga tanong na yan. Okay, so pwede natin i-close. No po. Again, any question or clarification regarding sa worship natin na dapat ang maging sentro ay ang Diyos, yun ay magagawa sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Any question? So susunod yung mga element pa na iba. Any question po? Yes po. To do. Mm-hmm. Paano sila? Paano sila magiging kalugod-lugod sa Diyos? Kasi yung pagsamba nila, hindi. Malaki ang participation natin kasi kung tayo ay meron tungkulin din sa kanila. Pero ganito yan. Ang magandang tanong ay paano natin sila aabutin? Huwag natin munang atakihin yung worship nila kasi mahalaga sa kanila yun eh. Ito po ano, para sa kaliwanagan ng lahat. Kung meron kayong nakitang error sa isang church, gawin natin para specific, sa buhay ng isang tao, huwag natin atakihin yung error nun. Kasi kaya siya nakagagawa noon, isa sa maliwanag, hindi sa kanya mahalaga yung salita ng Diyos. Okay? So ganito, saan tayo mag-start? Mag-start tayo, ipakilala natin yung salita ng Diyos bilang ultimate authority. Kung makilala nila yung salita ng Diyos sa pinaka-ultimate authority, doon yun magkakaroon ng mga pagbabago. Kasi kung atakihin kaagad natin yung worship nila, sa susunod, hindi ka na nila papansinin. Yan ang totoo nun. So, walang atakihan ng worship. Hayaan nyo sila doon. Napo, magdumaan tayo sa ibang ano, paraan, salita ng Diyos. Kasi kung di sa kanila mahalaga salita ng Diyos, paano magiging mahalaga sa kanila na sambahin ng Diyos? Diba? So, doon tayo dumaan. Isa yan sa napakahalaga. Scripture. Okay po, thank you. Meron pa? Yes, Ate Bebet. Apo. Apo, Ate Bebet. Kung hindi, mananatili tayong sasayaw, Sister Bebet. No? Nakakasayaw pa kayo. May dugtong pa. May dugtong pa. Ano, aanin nyo naman yung figure nyo kung galit naman ang Panginoon sa inyo, di ba? Di bali na yung walang figure, basta pleasing in the sight of God yung ating pagsamba. Any more question? Clarification sa ating tinalakay. Punong-puno ang scripture, mga kapatid, pag pinag-usapan ng worshiping God through His Word. Punong-puno yan. Napakarami yan. Ngayon, pag napunta kayo sa ibang church, ito malaki yung problema. Hindi sinasadya, no? Talagang napunta kayo sa isang church Sunday, kung ano mang kadahilanan. Dahil let's say, meron kayong kapatid na dinalaw doon. Hindi nyo may aalis na hahanap kayo ng church dahil Sunday. Pag napunta kayo doon sa isang church at nakita nyo yung kanilang
way ng worship. Patay na, magkakaroon na kayo ngayon. Ako, ang hirap sumamba rito. Di ba? Isang ganun, Pastor, narito kasi kami ganito, sa ganitong church. Ano po gagawin namin dito? Kung nandyan po kayo, napakahirap po niyang nandyan kayo sa church na yan. Instead na sumamba po kayo dyan, dahil magiging kritiko kayo dyan at kayo ay pagmamasdan, kung may pagkakataong lumabas na muna kayo, labas na kayo, hanap kayo. Di ba? Misang ay wala pa tayong ano nun eh. Live streaming eh. Ganon. Ang hirap ng ganon. Yes, yes, Sister Levy. Hindi po ba pwede kausapin yung preacher after the preaching? Eh di wow. Now why don't you preach on the gospel Wag, Sister Levy, wag. Out of place po kayo ron. Dumalaw lang kayo ron, tapos kakausapin nyo siya. Who you? Totally out of place, Sister Levy. Wag. Humanap ka ng ibang church. Nanggugulo ka eh. Alam nyo yon? Nanggugulo ka eh. Dadayo ka, tapos sasabihin mo sa akin yan. Sasabihin ka yan. So, wag. Totally ay out of place talaga yon, ano? Wag na wag niyong gagawin yan. Ano ba? Any more question? Wag mahiya. Yes, Ate Doc. Language. Ate, you're talking dun sa biblical speaking tongues? Yes, definitely yung speaking tongues. Kaya speaking tongues, other language yun. So ganito yan, sa Book of Acts chapter 2, magkakasama sila doon. Galing from Italy, galing sila from yung Cretans, Romans. Ngayon, nandun sila, ino-observe nila yung pagbaba ng Santong Espiritu na nangyari. At kung saan may mga tao doon na nagsasalita ng iba't ibang wika, at ang sabi doon na mangha sila, itong mga taong ito, mga Hudyo, pero nagsasalita sila ng ating lingwahe. Paanong nangyari yon? Yun yung pagkasabi doon. So, human language talaga sila. Yung ginagawa dito nung dati, dahil hindi siya human language, yon ay kung saan galing yon, ligaw na salita yon. Ligaw na salita. Besides, yung speaking tongues sa timeline ng tinatawag na divine revelation, dun pa lamang sa chapter 13 and 14 ng 1 Corinthians, sinabi na ni Apostle Paul na when the perfect one who has come, all gifts, including tongues, will be done away or ceased. Ibig sabihin, hindi sila permanent. Nakalinya rin yung tongues doon sa divine revelation. Habang sila'y nagtatongues, nagpapahayag ang Diyos sa kanila directly. Pero nung natapos yung scripture, yung written revelation, natapos yung tongues para hindi nadagdagan yung scripture. Selyuhan yon. So, dalawa yung purpose ng tongues. Sabing ganon, magpatotoo doon sa mga neighborhood na mga cities nila and countries. At the same time, magbigay ng revelation. Sabi ni Paul, kung meron sa inyo, so speak, sabi ni Paul. Para mag-add ng anumang revelation from the Lord. Pero provided, may magsasalita, may mag-interpret. Pero makikita natin sa panahon na yon, meron ng regulation habang lumalaw ng panahon. Wala na kayong makikitang tongues paglipas nun. Wala na. So, yan po. Yes po. 19. 20 years after Acts chapter 2. Okay. Yes. Tinanong niya kung paano ba yung Holy Spirit sa ito. Yes. Sinatanggap lang niya kami na yung baptism. Diyan. Nag-tongue speak po sila eh. Yes. Ano po yung
Okay. Sa Book of Acts, meron pong tatlo na wave ng tongues. Una po, yung pagbaba ng Holy Spirit sa chapter 2. Okay po. Ikalawa, chapter 10. Gentile inclusion doon sa church. Kung saan, even the Gentiles received the Holy Spirit. And also, they tongues. Like we asked or like we did. Sabi rin ng ganon. Gentile inclusion. Pagdating doon sa chapter 19, yun po ay pagpapatotoo mula doon sa mga hentil na kahit sa ang dako, walang pinipili ang Panginoon, bumababa ang Santong Espiritu. Dahil doon, yung tatlo na yun makikita natin. Pero ito, yung tatlong tongues na yun na meron po sa Book of Acts, ang sinisignify po noon, yun po ay transition. Yung buong books ng Acts, transition yun. Sa transition saan? Yung pag-akyat ni Christ, pagbaba ng Spirit, transition yung buong Book of Acts na yun sa historical study natin. Ngayon, after noon, kung saan yung Corinthians ay nangyari doon within that book, ay may ongoing na mga panakanakang mga tongues. Pero kahit pa yon, nakapaloob yon sa divine revelation at saka sa purpose ng Panginoon. Hindi makakawala. Yung mga mananampalataya, mga hentil doon sa Ephesians, pinatotohanan na kahit sila, same thing yung nangyari doon sa kila Cornelio at doon sa mga Gentile na na-include sa church, maging doon sa malayong lugar, nandun din ang work ng Panginoon. Equally, yun yung makikita natin. So ngayon, una, nag-develop yung history, makikita rin natin, history naman tayo, hindi natin kailangan ng tongues nung magsalita ng other language. Bakit? Una, wala pong foreigner sa atin. Ikalawa, meron tayong ginagamit na national language. Alam nyo na yon. Ano? Bisaya. English. Tagalog. And then international, English. So talagang yung anticipation, makikita mo yung scripture, yung theology nun, at saka yung historical na background, sila po ay parallel. Habang nagpo-progress yung panahon, yung scripture din ay makikita natin yung fulfillment. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Yung history at saka yung scripture, sabay sila. Ganun po ang pag-aaral na. Okay po? So, hindi natin kailangan ng tongues. Kahit may Chinese sa gitna natin, English, makakaunawa siya. Yun ang makikita natin doon. Diba? So, napakayaman ng ating mga wika at pagtatranslate nito. Kaya yun ang pinagsanay. Kasi yung tongues, yun po ay temporary lang na gift. Hindi yun permanent. Temporary gift yun. Okay. Other clarification. Sino gusto mag-tongues? Nasira bigla. Inunlock ng tongues. Okay, siguro hindi na yun ang ating pagtutuunan kasi sinabi naman na ni Pablo. Meron pa bang last question? Kailangan natin consider? Wala na po. Sige, kung wala na ay mag-pray na po tayo. Muli, aming Ama, maraming salamat sa aming tinalakay. Labis kami nagpupuri, O Diyos, at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Muli narito kami, Ama, para luwalhatiin kayo at ang lahat ng mga tinalakay namin ay tumanim sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Ama, na maging ang aming pagsamba, walang ibang maging sentro kundi kayo lamang. At ang iyong mga salita, O Diyos, ay siyang maging gabay namin, lalo na sa panahon ng pagsamba. Tulungan niyo po na ang aming mga puso ay yakapin ng gusto ang mga aral ninyo sapagkat ito lang ang mag-aakay sa amin patungo po sa buhay na walang hanggan. Tulungan niyo rin na maging aming mga pamilya ay ang maging sentro ay ang katotohanan ninyo. Purihin po kayo, Ama, at luwalhatiin. Ito'y aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless, mga kapatid.